kumain ng bebe ko. Ah, ubus. Katuntan. Naubos niya yung kanyang kalabasa. Pero naka-open ng TV. Kunti na lang. Magaling kumain ang batang ire. Na. O last. Paano kain nito, Dede? Kain nito, Dede. Finish. O last. Okay, last na last. Last anak ko last. Last anak ko last. Last. Busog na yata. Kung kailan last spoon. Aya, very good boy. Very good boy. Ay, okay, finish. Oh, di ba? Ubus ang kanya pagkain din. Ay, very good boy ang bebe. Ah, very good boy ang bebe ni Mami Jo. Ay, very good boy ang bebe. Ay, galing-galing kumain. Ay, galing-galing kumain ng bebe. Ay, bye-bye na. Bye-bye! Hagaantay ako ng tinapay. Nandyan na yata. Tatamad akong magluto ng donut ni Asher. Kaya mag-aabang na lang ako ng tinapay. Bibili. Alas dos na eh. Ay, wala. Paano yung narinig ko na nag-kring-kring? May narinig ako na nag-bell eh. Wala pa pala. Pero alas dos na, bakit kaya wala pa si Baya? Ay. Lalaki na ng ating papaya. Sabi ko kay Asis. Asis, sa tingin mo pwede na yung papaya? Sabi ko. Sabi niya, bakit ka ba atat na atat sa papaya? Sabi niya, ang babata pa nila. Masarap ano eh. Masarap igisa sa sardinas lang. Kahit sa sardinas lang siya igisa. Lalaki na oh. Daming bunga. Kakatuwa. Kala ko nandito na yung ano. Tinapay, wala pa pala. Hi guys, good morning. Happy Thursday. Walang pasok ngayon ang mga ibang school, pero ang Montessori meron. At hindi ko alam, nagpapaharvest na pala sila doon. Oh, nagharvest na pala, hindi ko alam. Bagong gising lang kami ni Tonton. Sana wag umulan. Ayan, nagharvest na sila. Nandun si Ama. Ilan ba yun? At magluluto ako ng tea. Ilan sila? Tatlo? Apat. 1, 2, 3. So, ayan. Magiging ano. Ay, sa wakas ma-harvest na rin ang ating palay. Kasi talagang kung kita nyo, brown na sila. Oh. Dry na sila. Sana talaga huwag umulan para matuyo at mamayang hapon makapagpa-treasure at maitabi na natin yung ating palay. Pag magandang panahon, maibilad ang ating palay. Para ma-ready na ulit ang ating lupa, tamnan ng turi. Ano yata turi yata ang itatanim ni Asis at hindi green peas. Hi guys! Hi! Napanood nyo na yung vlog ni Weng? Nanood ako ng vlog ni Weng. Punta sila ng Singapore. Nag-exit daw sila doon, sabi. Kasi nanood ako ng vlog niya nung nakaraan. So, umalis na sila nung isang araw yata. Kahapon yata yung alis nila.
Tapos ayun, naka-upload na siya. Kaya yan, nanonood ako. Kasi nga pumunta sila ng Singapore. So no, all makapag-Singapore. Ang alam ko, pag Philippine passport ka, ano eh, free visa bang papunta ng Singapore? Dito. Hindi ko alam kung Nepali passport, free din papuntang Singapore for visit visa or tourist visa. Ang pinagkaibahan nga lang kasi, from Pilipinas to Singapore, mas mura ang ticket. Mura lang ang ticket papuntang Singapore. Parang yung sabi niya sa live niya dati, 2 days sila doon. Kailangan lang nila mag-exit para makapagpa-renew sila ulit ng another 1 year na visa sa Pilipinas. Nanunod ako. At saka yun, natulog na si Tonton. Siyempre dapat maliligo muna, maglalagay ng gamit namin na sa church. Kung nagsimba kahapon. Saka, kasi bukas pa naman yung flight namin. Excited. Tapos na! Na-harvest na lahat. Ang init. Sana wag umulan. Kasi sa weather, ano, weather forecast ng Kairahani, 80% scattered thunderstorm, sabi niya. Pero sana wag hanggang mamayang hapon para matuyuan to, maipon, babalik daw sila ng alas 2. Iipunin nila to, tapos matre-treasure. Ay, salamat Lord, nakapag-harvest na kami. Sinaama naman ang magpapaharvest sa likod bahay. Parehong tao. Pero di ko alam kung alin ang uunahin, yung dito sa likod nila o yung nandun sa may, ano, sa may kabila. Para makapagbilad-bilad na rin tayo ng ating palay at dadalawa na lang ang natira sa ating bigas, guys. Ayan, dalawang sako na lang ang natira kasi nung isang araw, nagpa-kiss-kiss ulit si Asis ng dalawang sako at 50 kilos nga yon. So, dalawa na lang ang natira. So, pag napakiss-kiss to, another 50 kilos yan. So, tamang-tama, may hahabol natin to. Kasi kapag matindi naman ang sikat ng araw, dalawa hanggang tatlong araw lang naman natin na ibibilad tong palay, pwede nang itambak ulit. So, meron ulit tayong bigas hanggang sa mga susunod na buwan. Siguro hanggang next year, may bigas tayo hanggang next year. At sana marami tayong ma-harvest this year. Sana kahit 8 sacks, pwede ng 8 sacks. Sana talaga. At yun guys, bago ko makalimutan ang lahat. Ayan, shout out kay at RMR410. Ayan, shout out sa'yo. Hindi ko alam kung sino yung nagpapa-shout out kasi dati kapag nagpapa-shout out, nababasa mo yung pangalan nila. Mismo pangalan nila yung nakalagay sa comment section. Ngayon kasi nakalagay sa comment section yung email. Kung ano yung ginamit na email nung subscribers, yun kasi ang lumalabas. Kagaya ng eto, yung nagpapa-shoutout nga. And shoutout din kay Ading Ruel. Ayan, si Ading Ruel siya, si Pinoy Equatorial Guinea. Yun. Si Pinoy Equatorial Guinea. At yun nga, kapag nagla-live siya, na-mention nga kasi niya ang pangalan ko. Kagaya kahapon, na-mention nga niya kasi ang pangalan ko. Tapos minessage ako ni Ate Bebik. Sabi niya, Jo, na-mention ka ni Ruel. Sabi ko, oo nga ate. Kasi every time na nagla-live yan, palagi talaga ako na-mention. Kaya shout out kay Ading Ruel and thank you so much, Ading, sa palagi mong pag-mention sa akin, sa ating ano. Totoo, kasi dati nung nasa Equatorial Guinea pa siya, nung hindi pa siya nag-vlog, palagi sila nagpapa-shout out. Ang ginagawa nila dati, from work, dahil nga wala daw silang internet dati yata sa accommodation nila. From work, dinadownload na nila yung video ko para pag-uwi sa bahay, doon nila pinapanood. Mga kasamahan niyang Pilipino dati. Palagi sila nagpapa-shoutout dati nung hindi pa sila nag-vlog. Hanggang sa na-inspire nga siya na mag-vlog nga din. Ayan. So, nasa Pilipinas na. Kung nanonood kayo sa kanya, guys, nasa Pilipinas na nga siya at nag-for good na kasama niya si Natita Mami at yung mga bata. At yun, ongoing yung pagpapatayo nila ng resort. Ang galing, papatayo sila ng resort sa Nueva Ecija. Taga Nueva Ecija yata siya.
And Ilocano din kasi si Ading Ruel. At ang pagkakalam ko, parang kapangalan ko yung asawa niya. Parang Lenlen din yata ang pangalan ng asawa niya kasi. Eh, ang palayo ko kasi ay Lenlen, pero joke ako. Ayan. So, yun. Natutulog si Tonton. Ayan, dumating na si Asis. Gusto kong mag-vacuum. Hindi ako makapag-vacuum kasi kalalapag ko lang si Tonton sa duyan. Kumakain kami. Ngayon, kinuha ni Ama si Tonton para nga makakain ako ng maayos. Tapos, ito naman si Banji. Kinuha niya si Tonton. Eh, ayaw ni Saisha. Pinagdadamot ni Saisha si Tonton. Pareho sila ni Asher. Ayaw nila na may kumukuha kay Tonton. Ayan. Kaya, iyak siya. Katatapos lang daw nila kumain. Eksakto naman kami ang kumain. Pumunta dito si Ama. Sabi niya, sa kanya daw muna si Tonton. Eh, kinuha naman ni Banji. Kaya, ayan. Ayun. Eh ngayon, nagbibideo ako, nahihiya naman si Banji sa video. Oh, tuwang-tuwa naman si Tonton sa video.